Balitang athletics, lalaban na sa final round ng men's pole vault event. Sa darating na weekend, ang natitirang entry ng Pilipinas sa World Championships na si EJ Obiena. Kasama ang kompletong miyembro ng kanyang coaching staff, pursigido si Obiena na makuha ang ikalawang sunod niyang World Championships medal. Narito ang ulat ni Kea Sunchor. Naging swabe ang pagkakapasok sa finals ng natitirang Filipino trackster na si EJ Obiena sa ginaganap na 2023 World Athletics Championship sa Budapest, Hungary. Sa preliminary round nitong Miyerkules, nakapasok ang Asian pole vault record holder sa Magic 13 mula sa 34 na kalahok. Matagumpay niyang nalundagan ang 5.70 meters at 5.75 meters dahilan para mapagtibay ang kapit sa medal round. Kagaya ng inaasahan, ang defending world champion at second placer na sina Armand Duplantis at Christopher Nielsen ang kanyang mga kasama sa final round. May tatlo ring mga Asyano na kasama si Obiena sa final round na mula sa Turkey na si Ersu Sasma at galing China na sina Tao Zong at Bo Kai Wang. Personal na sinuportahan ni Philippine Athletics Track and Field Association Secretary General Edward Ko ang laban na ito ni Obiena at inilarawan ang kasalukuyang kondisyon ng panahon doon. Relative to how we have back in the Philippines, napakainit. Although hindi lang hindi siya humid gaano, pero mainit. Kasi pinaka-uwi sa nakoy. And then, lumalayo ako sa init ng araw. Dun sa stadium kasi may point na naarawan talaga. But of course, they are really exposed to the direct heat of the sun. They feel it. But the way that he moved about dun sa area, it seemed that he's able to adjust to it because I think it's almost the same weather pattern sa Italy, sa Formia. I think he's just like happy that he comfortably advanced to the finals. Si Obiena na lamang ang last man standing para sa Team Philippines matapos ang early exit ni na Eric Cray at Robin Brown sa men's and women's 400-meter hurdles event nitong mga nakaraang araw. Bagamat pinanood ng dalawa kahapon ang laban ni Obiena, ay hindi na nila masasaksihan ang laro nito sa weekend dahil nakatakda na silang magbalik sa Estados Unidos bukas. If you have the energy to stay up late, it would be worth your while because it's exciting. He is up against, actually silang tatlong ni Duplantis, Wilson, triple tie sila because they all cleared first attempt yung 575. So triple tie sila. But sort of like, in a way, foreshadows the upcoming competition this Saturday. Let's hope that he will be able to perform up the way that he has prepared for. And I hope those, everyone who are supporting him, would pray for his success. Ang mahigitan o maduplika ang natatanging medalya ng Pilipinas sa World Championships na bronze na mula rin sa kanya, ang ultimate goal ng kasalukuyang world number 3 pole vaulter. Magaganap ang final sa August 27, dahong 1:30 na madaling araw, oras sa Pilipinas. Kea Sunusyon, PTV Sports.